Gusto mong mawala ang squatter sa Pilipinas? Huwag mo silang gawa ng tahanan. Alisin mo ang pagiging squatter ng kanilang utak. Kasi ang squatter, ang utak niyan, kahit ilagay mo yan sa kondominium, babalik sa squatting yan. Ipagbibili yung binigay mo, o kaya pamimigay, o kaya ipagbibili doon sa may kaya, babalik yan, mag-squat na naman. Here's another one. Senator Manny Pacquiao vowed to end squatting if he becomes president. At sabi niya, Pastor, kung ako maging presidente, 4 to 5 years, wala kang makikita ang squatter sa buong Pilipinas. Lahat magkakaroon ng sariling tahanan, lalo na yung Metro Manila. Lahat ng squatter magkakaroon sila ng tahanan, condominium o subdivision. Wala silang babayaran kahit piso. Sinabi rin nito, Pastor, na ang lahat ng magnanakaw sa gobyerno ay ipapakulong niya. Ano po ang comment niyo dito, Pastor? That's what we call in English wishful thinking. You know, complexity of problems in society cannot be solved by simple-minded people. So I said, that's wishful thinking. There are many who became president who are more brighter than Manny Pacquiao. For example, the sitting president. His wish is more than that for the Filipino people. Pero pag sinabi mong, kung ako maging president for 5 years, wala nang makita yung squatter sa buong Pilipinas. Sagawan mo sila ng subdivision, magkakaroon sila ng sariling tahanan, lalo na yan sa Metro Manila. Lahat na squatter, magkakaroon sila ng tahanan. Alam mo ba ang mentalidad ng Pilipinong squatter? Kung nasold pa yan, sa panahon pa ni Imelda Marcos, yung human settlement, ginawa na niya yan. Gawa siya ng malalaking condominium. Tapos binigay doon sa mga nasa laylayan ng sosyedad. Mga pobre. Anong ginawa ng mga pobre? Dahil si squatter pa rin ang utak nila. Ipinagbili doon sa mga mayayaman. Pagkatapos bumalik na naman sa pagiging squatter. Gusto mong mawala ang squatter sa Pilipinas? Huwag mo silang gawa ng tahanan. Alisin mo ang pagiging squatter ng kanilang utak. Kasi ang squatter, ang utak niyan, kahit ilagay mo yan sa kondominium, babalik sa squatting yan. Ipagbibili yung binigay mo, o kaya pamimigay, o kaya ipagbibili doon sa may kaya, babalik yan, mag-squat na naman. Ganon ang simpleng solusyon. Kahit ako, mag-iisip ako. Yung lahat ng pobre sa probinsya, pupunta lahat ng Manila. Kasi libre. Wala kang babayaran kahit piso. Libre lahat. Naging welfare society ka. At saka, hindi ganun ka-simple yon. Hindi ganun ka-simple yon. Bakit? Ito. Sabi kasi ni Senator Manny Pacquiao, ginagawa na daw niya yan sa Jensan. Iba yung charity, iba yung legality. Charity, sarili mong pera. Eh, walang kukwestiyon sa'yo. Kung ako, trilyonaryo ako, paggagawa ako ng, halimbawa sa Davao, ilang kayong squatters dito? Ganito, ganon. Sige, sarili kong pera. Paggawa ako ng maraming subdivision, doon kayo titira, wala kayong babayaran kahit piso. Lahat magiging squatter na yan. Kahit na hindi squatter. Ako squatter din ako. Punta ka doon. Oh. Walang kukwestiyon sa'yo. Sariling pera mo yun eh. Pero pera ng gobyernong gagamitin mo para magpagawa ka ng ganon, dadaan pa yan ng Kongreso. Dadaan pa yan ng Senado. Pag-uusapan pa yan. Hindi pa bali yung korupsyon na mangyayari dyan. Yung mga bibilhin mong mga lupa, yung kung sinong titira doon. Lahat yan pag-uusapan. Tapos, kung pera ng gobyerno gagamitin mo. Malaking usapin yan. Eh, yung humihingi ka lang ng funding para sa mga boksingero, binara ka na ni
Senator Pia Cayetano, di ba? Kasi walang pondo. Tapos ipapasok. Anak ko. That's why I said it's wishful thinking. Then, sabi mo yung lahat ng magnanakaw sa gobyerno ay pakukulong mo. Sino mo si Pangulong Duterte? Matalino yan, abogado yan. At saka matagal na sa politika yan. Alam na niya ang kalakalan, kalakalan dyan sa politika. Hate na rin niya yung korupsyon. Nakikita mo, nahihirapan pa rin siya ngayon. Oh, marami na siyang pinatanggal. Tapos nandyan pa rin yung korupsyon. Pag tinira mo yan at wala kang sapat na ebidensya, baka balikan ka pa niyan. Kasi kukuha rin ng abogado yan. Kasi ganun din, ganun. Oh, wala kang political will, ganun lang. Oh, magkakaroon ka pa ng problema niyan. Oh, kakasuhan mo. Ilang pang taon yan bago lumabas ang ano. Oh, kung wala kang political will katulad ng ating Pangulo, mahirap yun, yung mga ganong mga statements. Ang delikado riyan, pag naging presidente ka at hindi mo nagawa yan, babastusin ka ng buong tao, lalo na yung mga squatters. Magrarally yan sa daan. Sinabi mo, bibigyan mo kami ng tahanan, lahat kaming mga squatters. Wala kang babayaran, kahit piso. Tingnan mo yung mga pinagawa ng ating Pangulo ng mga pabahay para sa mga sundalo. In-squat nung mga squatters, kinuha. Anong ginawa? Pinagbibili rin nila. Bakit? Sabi mo. Itong mga bahay na tinirhan namin, walang kuryente, walang ilaw, wala kaming tubig. Sinisip ang gobyerno. Anong klase kayo? Ba't walang ilaw kami dito? Wala kaming tubig dito. Lalo na lilibrihin mo lahat. Ay pati ilaw, pati lahat, ipalilibre sa'yo yan. Kaya ba ng gobyerno yan? We're not a welfare government. We're not a welfare society. So, damn, a girl about a 10. I should fuck her in the best.